Good morning guys, andito na naman tayo sa ating Chinese cabin at mag-update tayo ngayon kung ano na yung sitwasyon dito sa pinag-auna nating transplant na Chinese cabbage at medyo kulang na lang siya ng konti, pwede na siyang ma-harvest, siguro mga around 2 weeks pwede na to kasi ito yung pinakamaaga kasi nasa ano yata ito yung transplant ko, August 20 something yata. Hindi ko na matandaan. So kailangan natin na i-maintain pa rin natin yung kahit pag nag-harvest na tayo, kailangan natin i-maintain pa rin yung ating tawag dito, insecticide kasi hindi naman to isang time lang, one time lang na harvestin natin. Kasi order po kasi ito, kailangan natin daily harvest. Siguro man nasa around 200 pieces to 300 pieces na Chinese cabbage every day yung ating kailangan na harvest. So depende yon sa demand ng ating customer kasi naka-set po ito na pinagsusupply natin. Ang pinagsusupply natin kasi ay yung customer natin ay supermarket na pag-quality talaga. At kailangan natin ipack ito ng plastic kapag hinarvest natin. So ayan, at ipapakita ko sa inyo yung ating Chinese cabbage at magbigay tayo ng tip kung alin ba at ano ba tamang ano bang tamang timing ng kanyang pag-harvest or kanyang palatandaan para pwede nang harvestin natin ang ating Chinese cabbage. So ayan, at medyo mahangin tayo at hindi masyado marinig yata ang boses natin kasi medyo maangin dito. So ayan, at ipapakita ko na sa inyo. So ayan guys, ito na yung ating Chinese cabbage at makikita nyo dyan na medyo okay naman yung kanyang kalagayan. Kahit may butas-butas dyan, pero yung butas niyan ay gawa ng snails. So yung pinakaloob niya ay wala naman damage yan kasi yung snails ay kinakain yung mga ano lang talaga. Yung dahon na ang tawag dito sa yung panlabas staba tawag dito sa Japan. So ito yung Chinese cabbage natin, ito wala siya masyadong snails na kinakain. Yung ito kasi mga butas dito guys, yung ganito ay kinakain to ng snails. Maraming snails dito guys, yung mga liliit. So ito tatanda natin yung ating Chinese cabbage ay siguro around 2 months of transplanting, after transplanting ay pwede na nating harvestin yung ating Chinese cabbage. Depende yon sa mayroon kasing Chinese cabbage guys na hindi po talaga matigas dito sa loob. Medyo soft yung pag pinipress mo dito ay soft lang. Pwede nyo nang ibenta sa market kaso ang tendency or pwede kasing mangyari doon kapag hinarvest natin na medyo walang laman yung kanyang loob ay manlulupay-pay siya at parang ano siya, malalanta na mabilisan kapag walang laman dito sa loob. So dito sa akin, sa amin dito sa aming pinaprodusan ay talagang ano siya, malaman na loob, yung loob niya ay malaman. Talagang siksik sa laman yung kanyang loob kaya pag pinipress mo dito sa kanyang gaulo, atama yung tawag dito sa hapon, yung pinakaulo, pinakadulo niya sa dito sa tip niya, pag pinipress mo yan at hindi na yan mag ayan, medyo sa bouncy pa siya, medyo kulang pa yung kalang laban. So pag tumitigas na ito ay pwede nating harbisin. So ito ay hindi pa matigas, so medyo malambot pa siya. So kulang pa to. Siguro nasa mga 1 to 2 weeks yung kanyang laki. At ito gawa ng snails. Pero dito sa kanyang laman ay wala namang damage yan. Kasi yung snails guys, dito yung tumatago sa ilalim ng ating dahon. At sila na mamahay kapag mainit at masyadong masikat yung araw, sumisikat yung araw. So pag gabi ay kumaakyat dito sa taas at kinakain yung ating dahon. Pero yung labas lang ng dahon ang kakainin na. Dito sa loob ay okay naman, wala namang damage ito.
So ayan, ipipress natin. Ayan, medyo malambot pa siya kaya kulang na kulang pa. Siguro may ilan na dito na pwede na nating harbisin, pero pabayaan lang muna natin to kasi wala pa tayong ito, pwede na to guys. Ayan, medyo matigas na siya. Talagang pwede na to. Ayan, so makikita nyo dyan ang ating Chinese cabbage. Ayan, malaki na siya at medyo matigas na yung kanyang laman. Pero medyo konti-konti lang talaga yung kulang niya. So ayan, medyo makikita nyo dyan na malinis na yung ating Chinese cabbage dito. So maghanap tayo ng ito. Ayan, ito ay hindi po ito ito po ay sinyalis kapag ganito po yung kinakain yung Chinese cabbage nyo guys. Hindi po ito kukuhol, hindi rin po ito uod kasi meron siyang kunting bara plastic na naiiwan dyan. So ang kumain dito ay mga kumbaga grasshopper na green, kulay green. So talagang inaano nila yan. So wala po tayong pangpuksa dyan kapag ganyan yung kumakain ng ating kasi yung grasshopper iba kasi yung kanyang ano eh, hindi siya mimpro sa mga uod kaya nahirap siyang puksain. Ito, okay na talaga ito. Hindi pa kulang pa ang kunti. So, yan. Ayan, medyo malambot pa. So, kulang na kulang pa siya. At punta tayo dito sa ibang lugar. Baka mayroon na. Ayan, so ito makakang kapag ganito yung texture guys, na medyo yung kanyang center ay parang bumabalot talaga. Ayan. Pero pag ina-harvest natin to ngayon ay okay naman, makakain na to. So talagang konti na lang yung kanyang kulang. So, yan ba, pag i-prinis natin yan, medyo ayan, matigas siya. Dito medyo konti pa. Ayan. So yan, talagang konti na. Siguro mga nasa 1 week na lang yata yung kulang. Pag dito kasi, ayan, makikita nyo dyan sa kanyang ulo ay medyo pinalot na siya ng kanyang dahon. Ibig sabihin po niyan ay talagang tumigas na yung laman. Ayan. Ito. Ayan. So, mukhang pwede na yan. So, ganyan po ang pag inspection ng ating Chinese cabbage kung paano natin malaman kung pwede na siyang harbisin. So ito medyo malayo pa to. Ayan, parang ano siya, walang laman. Dito wala rin. Dito wala rin. Dito wala rin. So merong iba talaga na medyo ano na ito. Ibang balot na balot na to. Ayan, konti-konti na lang. Ayan, ito pwede na to kasi matigas na ito. Ayan, so ganyan po ang pag-inspection. Dito sa area na to nung last year ay talagang itong area na to guys ay inatake ito ng rot, yung nabubulok yung kanyang roots o yung kanyang ugat at unti-unti siyang nabubulok yung kanyang pinakadulo ng kanyang pinakapuno niya, punuan malapit sa ugat ay nabubulok po yan gawa ng fungus. Pero yung ginawa natin bago tayo nag soil making dito ay sunog ng damo at yung mga tira-tirang natitirang abo ng damo ay dito natin ilagay sa area na to. Kaya yung fungus ay medyo hindi siya tumama ng ganun karami. So ito, sinyalis po ito ng fungus pag yellowish yung dahon niya. Ayan, pero bago ito masira ay pwede nating harbisin to bago po ito magka-rot rotting. So dyan sa kabila dito mayroon talaga siyang rot rot yata. So walang problema yon kasi malapit na tayong mag-harvest at unahin natin ito ng pag-harvest natin bago pa ito masira.
Ayan, ito. Ayan, root crop po yan. So, ayan, napupulog yung kanyang dulo. So, dito po natin harvest yung una. Kapag, kasi dumami ng dumami yun pag tinagalan natin ng harvest dito, guys. Pero walang problema yun. Ma-harvest pa rin yan. So, ayan. At titingnan natin yung ating transplant nung dito sa line na to, yung may pools. Pool na yan. Ay, dito yung dalawang ano kasi, dalawang lane na to ay huli. Mula dito hanggang doon sa isa, dalawang plots na yan. So, mula dito ay yun ang unang trinansula natin mula dito sa pool na to. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan. So, iba yung laki rito kasi huli ito ng konti. At mula dito sa lane na to. Ayan. So, dito ay huli rin ito ng siguro mga isa't kalahating linggo. Tapos ay mag-transplant dito sa dalawang rows na to. Dalawang plots. So, dito sa plot na to ay huli siya hanggang doon sa ito yung kaiba niya. Ito medyo malaki na siya. Kasi simula na siyang tumiklop. Ayan. So, dito wala pa. So, ayan. Medyo kitang-kita pa yung kanyang kanyang tawag dito. Ayan. Pero dito, nagsimula na siyang magiging bula. Ayan. So, yan po yung kaibahan niya. At siguro, katapos ito yung mag-harvest doon sa pinag-una natin transplant, ay dito naman dito sa dalawang plots na to. So, pagkatapos dito, ay dito na tayo mag-concentrate na marami talaga. Kung marami yan kasi. Kasi, ano kasi, dito, October tayo magsisimula ng harvesting, at dito, nasa December tayo dito, November. Pag December malamig na, ayan, talagang dumami ng dumami yung order niya kasi yung Chinese cabbage at talagang demand yan kapag umabot na tayo sa December. Ayan. Kasi marami kasing ano dito eh. Masarap kasi yung sabaw na ano guys, tawag nila shabu-shabu ba yan? Shabu-shabu ba yan sa Filipinas? Dito sa Japan, shabu-shabu na sabaw. Napakasarap po ng at saka yung kanyang nabi. Yung nabi tawag dito sa ano eh. Pag sinabuan yung mga karne at saka lagyan ng gulay. Tulad nito Chinese cabbage at yung salad. Na ito, pang salad kasi ito ay napakasarap po. Ayan, so ito yung eat na plots dito ay ito yung siguro nasa September 25 yata ito na transplant. Or hindi ko na matandaan kasi marami. Ayan, so hanggang dito sa plot na to. Ayan, meron tayong plot ng daan dyan. Ayan. So dito ay pinakahuli. So dito sa 8 rows na to. Ito yung ating transplant na hindi natin i-expose yung seedling. Pero ayan, tingnan nyo naman talagang nag-survive siya. At kailangan lang talaga yung moisture ng konti. Kahit na yung kanyang dahon na malalaki ay medyo makikita nyo dyan meron siyang kunting ayan. Pero yung kanyang pinaka batang dahon ay talagang lumalaki na. So dito rin ay same procedure. So ayan. So dun sa linya na yan ay yung pinakamaliit talaga na seedling na transplant natin. Halos hindi natin makita kasi talagang maliit yan. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, pero buhay na buhay. Ayan, medyo rin konting may ano lang talaga. Natatabunan ng pero okay pa yan. Wala yan problema. Ayan, so susurvive yan. So, ayan. At siguro yan lang yung update natin for today. Particular doon sa ating unang transplant na Chinese cabbage. At malapit na talaga guys, siguro within 1.5 weeks ay talaga pwede na yung harvestin. So sa akin naman, kasi may pipino pa, napaka-busy ko kasi sa pipino, ay siguro mga around 2 weeks ay pwede na. So yan. So doon sa area doon sa may
talagang road rotting, ay anuhin natin yun, talagang bilisin natin ng pag-harvest bago pa tayo maabutan ng pagkabulok niya. So ayan, at so ayan, at medyo malakas talaga yung hangin, at siguro yan lang muna yung update natin ngayon. At bukas ay lilinisan natin yung ating tawag dito, talong na pinabayaan natin na wala na, hindi na nagalaw natin. So titingnan natin yon at lilinisan natin yon para sa ating next cropping na spinach. At siguro kung meron tayong meron tayong kunting puhunan ay gagawa tayo ng pichay. Yung pichay Tagalog talaga, yung pichay na tawag pichay natin sa atin sa Pilipinas. Eh, susubukan natin yon. Kasi minsan nagpipichay ako dati, at hindi naman kasi adong marami, kasi yung pichay talaga dito ay hindi magsusurvive kapag malamig. Kasi yung tips, yung kanyang edges ng kanyang dahon ay talagang nalalantayan pag natumaan ng shimo, yung kanyang tawag sa Tagalog. Yung mga mag-a-ayos kasi dito guys pag umaga, kapag malamig na, tapos frostbite yung sa tips ng kanyang dahon, kaya hindi mo na mabintayan kasi medyo sunog na lanta kasi. Kaya iniiwasan kong magtanim ng pichay pag ganitong season na malamig na. Pero pag pichay naman ako kapag warm condition, climate, mahirap rin kasi kailangan mo talaga ng maintenance ng napaka costly niya kapag nagtanim tayo ng medyo yung klima ay warm, kasi ang mga insekto talagang dinadayo talaga yung pichay talaga. So ayan, iniiwasan ko yan. Pero yung spinach talaga ay medyo may amoy kasi siya, kaya iniiwasan rin ng mga insekto yan. Kaya napakadali po niyang mag-farm kahit na winter ay pwede siya, kasi yung dahon niya ay talagang magsusurvive dun sa frostbite. Bilang dito sa ating Chinese cabbage ay hindi natin maiwasan yung lalo-lalo na kapag doon kayo sa Pilipinas nagtatanim nito, nako, ang magastos talaga sa insecticide ito. Kasi yung dahon niya ay talagang inaatake, kasi mabango yan. Mabango ito guys. Kahit malayo ka, maamoy mo yung Chinese cabbage. Kaya yung insekto talaga dumadayo talaga kapag mainit yung panahon. Pero dito sa area na to ay wala na to. Kasi yung insekto rito ay hindi dumadapo kasi talagang huli na siya ng transplant natin, at yung amoy niya hindi pa masyado, at yung ating insecticide talagang tinitira natin ang insecticide yan. So siguro yan lang muna, at see you on the next one.